it's me again, Eliza Montero, your pharmacist, and welcome to my channel. So for today's video, wala akong magawa, and then dumating itong items ko from Dyna. So sabi ko nga kung wala na akong mako-content, di ba? Gagawin ko is mag-unboxing ako ng mga ganito. Pero syempre, hindi to sponsored. Hindi to sponsored by Dyna. Sadyang nakapag-uniform lang din ako ng Dyna. Pero hindi siya sponsored. Bayad to lahat. Binayaran ko to lahat. So, yon. And tuturuan ko din kayong mag-price ng mga gamot. Generic, branded, Galenicals. So, yon. Kung gusto mo malaman kung anong content ko ngayon, just keep on watching. Biglaan ko lang din naisip tong content na ito. And ang gamit ko pala is itong phone ko, Huawei Nova 5. Nova 5 keme. Basta itong phone ko lang, hindi ko gamit yung camera ko kasi nga biglaan lang tong video na to. So yun, nag-start na tayo. Ito. So naka-face mask ako para if ever may bumili dito, at least ready ako, hindi na ako agad magsusuot ng face mask, di ba? Yun, dal-dal, di ba? So yun, mabilis lang naman tayo. Ito yung mga boxes. And yung na-purchase ko pala ngayon is worth 17,259. So yun, ang laki-laki ng binabayaran namin. Pero ito lang siya. Ganun talaga pag branded. So yun, open na natin ito. Literal na yung ngayon ko palang i-open. So yun yung nasa listahan. Wala pa rin yung mga... wala pa rin mga ascorbic acid na branded. Yan, walang sodium ascorbate, walang ascorbic acid na dumating na branded. Syrup and tablet. Wala ring alcohol. Dr. S. Wong. Pinaghihiwalay nila yung mga sabon sa mismo mga tablets para hindi madama yung mga tablets sa masisirang or madideform. Cutting ko mga Fortita 101. Lang yun, and 17,000 plus na siya. Yun, di ko na iisa-isa yun sa inyo ta mainip kayo. So yun na yun, punta na tayo sa pagpa-price ng mga gamot. So yun, punta na tayo dun sa pagpa-price ng gamot. Every time na may nagdi-deliver sa inyong mga butika or sa inyong mga stocks tulad nito, dapat lagi nyo siyang ina-update kasi minsan may tumataas na gamot, minsan may bumababang gamot, ganun. Then, sa lahat, generic, branded, or lahat ng stocks mo, dapat ina-update mo yung pagpa-price mo. Kasi, mamaya yung price mo dati, sobrang baba, eh, tumaas na pala. Malulugi at malulugi ka. Usually kasi sa mga branded, hindi naman malaki ang kitaan dito sa branded, eh. Kasi, eto, sasabihin ko na sa inyo yung pagpa-price namin para may idea din kayo. So, yun, sa branded, ang patong lang dyan is 10% lang. So, kunyari, example natin, nasan yung calculator namin? Wait lang, kuha ko calculator. So yun, example. Kapag may ingay. Example, 5 pesos yung unit price or puhunan ng gamot. Magpa-plus ka lang ng 10%, ang magiging ano niya is 5.5 lang. So ganun. Ganun yung pagpa-price namin sa mga branded medicines. Kunyari, Biogesic, Decolgen, mga ganyan. 5% lang. So, ang tubo mo sa isang tablet is 50 centavos lang. So, yun, mga ibang pasyente pa na tumatawad pero hindi kasi nila alam na centavos lang ang kinikita namin. Piso, papiso-piso sa mga branded na yan.
So yun, humihingal ako kasi sobrang init dito. So yun, hindi lahat ng branded 10% ha. Yung mga sinasabi ko lang is yung tablet, syrups, then yun. Then, minsan kinocompare din namin yung price namin sa ibang butika, ganyan. Yung pricing ko pala is sa akin to ha. Hindi ko lang alam kung paano mag-price yung mga ibang butika. So yun. Then, yun, kung mas mababa sa kabila, ba't mas mababa dito? Mag-a-adjust kami. Kahit centavos na yung kita namin, mag-a-adjust kami dun sa price ng mga ibang butika. So yun. And ayun nga, hindi lahat 10% sa lahat ng branded, tulad ng mga Galenicals. Yan, tulad ng mga Galenicals. Sa Galenicals naman, tulad ng mga Efica Scent Oil, Omega, Astringent, yung mga Salicylic Acid, ganyan. Yung mga ganyan, Galenicals and Cosmetics, mga ganyan, usually 15%, 10 to 15% yung patong namin dyan. So yun, mag-add ka lang ng 15%. Kunyari, 5 pesos yung kuhunan, mag-add ka lang ng 15%. Ayun yung kita mo. So yun. And then, sa mga medical supplies, yung mga medical supplies kasi binabase lang din namin sa mga malapit na butika sa amin. So yun. And then, dun sa mga generic naman na item, ang pagpa-price namin, ayun, sa mga ano muna, mga diapers yun, sa mga branded din kasi namin, branded company din kasi namin sila kinukuha. Pag diapers kasi 10 to 15%. And sa mga gatas naman, usually kasi konti, sobrang konti lang ang kita namin sa gatas. It's either 5% lang. 5 to 10%, depende. Pero sa sitwasyon namin ngayon, tulad nito mga gatas na to, sa mall ko lang siya kinuha. Kaya nag-add lang din ako ng ilang percent lang. Kahit nag-add ako ng kahit magkano, at least meron, di ba? So, yun. And sa mga generic, di ba? Sa mga generic medicines. Total, mura lang din naman siya nakukuha. Yung iba, talaga, wala kami exact percentage na ina-add sa mga generics namin. Pero, syempre, talagang pinapantay lang. Syempre, nagtrabaho ako sa butika dati. May idea ako sa pagpo-price nila. Or something, may idea ako sa mga price ng gamot nila. So, yun, paiba-iba yung ranging namin ng price sa pag-compute sa mga generic item. And yung iba, kino-compare din namin sa ibang mga butika. So, yun, walang exact percentage doon. Walang exact percentage dun sa mga generic item namin. So yan, kung iisipin mo paano nga ba kumikita ang butika, kasi nga centavos, papiso-piso yung kinikita namin sa bawat branded. And then yun, kumikita ang butika kasi sabihin mo centavos lang yan, pero kung maramihan yung binibili ng pasyente or something, kompleto naman yung items mo at maraming items na bumili sa'yo, sabihin mo isang pasyente tumubo ka ng 20 pesos, ilan naman yung pasyente na bibili sa'yo. And yun, kapag bulk yung order nila, medyo mataas din yung centavos or piso-piso pumapasok sa'yo. Yun, every peso count kasi. Huwag kang mag-focus masyado dun sa malaking kita agad, di ba? Nagsisimula lahat yan sa mga small beginnings, mga ganyan. Sa una, konti lang yung tubong makukuha mo, pero pag nakilala ka na, di ba? Unti-unti, pag nakilala ka na, lumalaki yung mga bumibili sa'yo. So yun, pag pinagsama-sama ang piso, marami sila. So, dun kakikita. And at the same time, sa generic kasi, malaki din yung kita dyan. And yun, malaki naman, depende nga kasi sa hatak mo sa mga customer mo. Isa sa mga reason ba't kanila binabalik-balikan is yung completeness ng drugs, ng mga drugs. Yun, completeness ng mga gamot mo. And pangalawa is yung mga prices nga. Kung hindi ka masyadong mataas, so yun, namimit mo yung price na gusto nila. And hindi naman ganun kalayuan yung price na meron ka sa butikang meron sa iba. So yun, pupuntahan ko nila. At the same time, ang pinakagusto ng mga pasyente ay sinararamdaman nilang part sila ng family mo or something. Hindi sila iba sa'yo. Ayun yung dahilan kung bakit sila bumabalik at bumabalik sa inyo. So that's it for today's video.
So that's it for today's video. I hope na may natutunan ka sa pag-upload ko ng video na to. And kung may natutunan kang or may information kang nakuha, please mag-like ka naman dyan. And kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. And then, hit mo yung notification bell para maging updated ka sa mga next na i-upload ko. And then, i-comment mo sa baba kung gusto niyo ng mga topic na tulad ng ganito, mga informative topics about butika. Butika vlog, pharmacy vlog. So, yun, i-comment lang nyo sa baba kung interesado kayo sa mga ganitong topic. Then, yun pala guys, in-encourage ko din yung mga ibang pharmacist dyan na mga gusto magpatayo ng butika, i-go nyo lang, i-push nyo lang, lalo na kung pharmacist naman kayo, di ba? Madali lang, lalo na kung may experience kayo. Sa case ko kasi, I'm 25 years old and 3 years na akong nag-operate ng butika. So far, okay naman siya. By God's grace, diba? Napapatuloy natin yung business natin ito. So, yun lang. Tuloy lang kayo. Ayun lang naman, guys. So, that's it for today's video. I'm again, I'm Eliza Montero, your pharmacist. And see you in my next one. Bye!